araw, ngayon ay tatalakayin natin ang ikalawang bahagi ng Aralin 2 o pagtukoy ng kahulugan at katangian ng mahalagang salitang ginamit ng iba't ibang uri ng tekstong binasa. Ngayon ay pagtutuunan naman natin ng pansin ang kaantasan ng wika. Sa usapin ng kaantasan ng wika ay maaari nating hatiin o ihanay sa iba't ibang pangkat o pagkakategorya ang wika. Ito ay maibabatay natin sa kung kailan niya gagamitin, sa kanyang pagkatao, sa pangkat na kinabibilangan o kung sino ang kanyang magiging kausap sa paggamit ng wika. Kaya mahalaga na matukoy natin o makilala natin ang mga salita at nang sa gayon tayo ay maging pamilyar kung ano nga ba ang katangiang taglay ng bawat isa at kung saan natin to maihahanay na kaantasan ng wika. Sa formal na antas ng wika ay mayroon tayong dalawang kategorya. Una ay ang pambansa. Kapag sinabi nating ang wika ay nasa antas na formal at ito ay nasa pambansa, ito ay ginagamit natin na mga salita sa karaniwang mga aklat o kaya ay mga pambalarila na ginagamit natin sa paaralan at pampamahalaan. Ang tulad nito ay ang mga salitang asawa, anak, at tahanan. Sa makatuwid, ang mga salita na ginagamit natin sa antas ng wika na formal at ito ay nasa kategorya ng pambansa, ito ay tinatanggap at kinikilala ng lahat saan mang bahagi ng ating bansa. Ang ikalawang kategorya naman para sa formal na antas ng wika ay ang pampanitikan o panretorika. Sa kategoryang ito, ito ay ginagamit sa mga malikhain na sulatin tulad ng mga pampanitikan. Ang mga salita dito ay karaniwan ng malalalim, makulay at masining. Ibig sabihin, malikhain ang paraan ng pagkakagamit ng wika o pagbibigay pagpapakahulugan sa wika. Tulad ng mga halimbawang kabiyak ng puso, bunga ng pag-ibig, pusod ng pagmamahalan. Ang mga salita o wika sa antas na ito ay ating ginagamit para sa pagsanggi ng guni-guni o paglalaro ng ating pagiging malikhain at ito ay ginagamit natin ang wika sa malikhain ding paraan na maaaring nakakubli ang mga pagpapakahulugan. Para naman sa impormal na antas ng wika, ito ay mayroong tatlong kategorya. Ang una ay ang panlalawigan. Dito ay ginagamit ng mga tao ang wika sa partikular na lugar o pook o sa isang partikular na lalawigan. Makikilala ito sa kakaibang tono o punto ng nagsasalita. Tulad ng halimbawang papanaw ka na, hindi naman ito nangangahulugan sa pangkahalatang pagpapakahulugan sa wikang Filipino na ikaw ay mamamatay na. Nangangahulugan sa isang lalawigan kapag sinabi ang papanaw ka na, ang ibig lamang nilang sabihin ay aalis ka na. Gayon din sa halimbawang nakain ka ng isda. Kung ito ay bibigyan natin ng pagpapakahulugan sa ating wikang pambansa, ang ibig sabihin ay tinatanong kung kinain ka ng isda. Pero sa panlalawigan, ito ay kanilang tiyak na pagkakaiba ng paggamit ng wika o paglalapi para sa salitang nakain na nangangahulugan lamang na kumain ka ba ng isda. Ang ikalawang kategorya para sa impormal na antas ng wika ay ang kolokyal. Pag sinabi naman nating kolokyal, ito yung mga salita na pang-araw-araw nating ginagamit sa pagsasalita. Maaaring ito ay may bahid ng kagaspangan at ito ay pinabuting anyo batay sa nagsasalita. Ang madalas na nagaganap ay ang pagpapaikli ng isa, dalawa o higit pang titik sa salita. Katulad ng mga salitang meron na mula sa salitang mayroon o ang salitang san na mula sa salitang nasaan. Ang huling kategorya ng impormal na antas ng wika ay balbal o tinatawag na slang sa Ingles.
Sa gumagamit ng ganitong wika, sila ay nagkakaroon ng sariling code o sariling salita na kung saan sila sa kanilang pangkat na napapaloob dito ang nakakaunawaan o nakakaintindi at gumagamit ng mga code na nabuo. Mababa ang antas ng wika na ito, ikalawa sa antas na Bulgar. Bagamat ito ay kinikilala sa partikular na pangkat lamang na gumagamit ng wikang ito, maaari nating sabihin bahagi pa rin ito ng wika. Yun nga lamang, ito ay nasa pangkat ng balbal sa informal na antas ng wika. Ngayon ay dumako naman tayo sa karaniwang pagbubuo ng mga salitang balbal. Una ay ang paghango ng mga salitang katutubo, katulad ng salitang barat o nangangahulugan ng pagiging kuripot. Ikalawa ay ang panghihiram ng mga wikang banyaga, tulad ng salitang epek na mula sa salitang effect. At ikatlo, ang pagbibigay ng kahulugan ng mga salitang Tagalog, tulad ng salitang bata o nangangahulugang kasintahan. Ang pang-apat na karaniwang pagbubuo ng mga salitang balbal ay ang pagpapaikli. Halimbawa ay an sabe mula sa pahayag na anong sabe. Panglima ay ang pagbaligtad tulad ng salitang dehin o galing sa salitang hindi. Pang-anim ay ang paggamit ng acronym. Ang halimbawang salita ay awit o mula sa pahayag na aw o masakit. Pampito ay ang pagpapalit ng pantig. Halimbawa ay ang torpe o chope. Pangwalo ay ang paghahalo ng salita, katulad ng mag-JR o ang ibig sabihin ay joyride o joyriding. Ang ikasyam na karaniwang pagbubuo ng mga salitang balbal ay paggamit ng bilang, mga tiyak na numero katulad ng 143 na nangangahulugan ng I love you. Pangsampu ay ang pagdaragdag, nagkakaroon ng pagdaragdag sa salita katulad ng salitang isputing, yung puti ay dinaragdagan at nagiging isputing. Labing isa ay ang kombinasyon, ito yung pagbabaligtad at pagdaragdag, tulad ng salitang jahi na galing sa hiya. Labing dalawa ay ang pagpapaikli at pag-Pilipino, tulad ng salitang Pinoy. Ang panglabing tatlo sa karaniwang pagbubuo ng mga salitang balbal ay ang pagpapaikli at pagbabaligtad, tulad ng halimbawang lonta o galing sa salitang pantalon. Labing apat ay ang panghihiram at pagpapaikli, tulad ng salitang sikyo na mula sa salitang security. At panghuli ay ang panghihiram at pagdaragdag, tulad ng salitang crayola o mula sa salitang cry. Mula sa tinalakay nating kaantasan ng wika, tandaan, ang wika ay nahati sa mga kategorya sa antas ng wika. Ito ay maaaring nasa formal na antas ng wika o maaari din naman na nasa informal na antas ng wika.